Paano mo ginagamit ang oras na binibigay sa atin ng Diyos araw-araw? Ito ang ating pag-uusapan sa video ito. Tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa oras. Alam natin ang kasabihan na time is gold. Kapag ang oras ay lumipas, hindi na maibabalik, kaya't bawat minuto ay mahalaga. Marami sa atin, lalo na kung tayo ay kumakayod, binibigyan natin ng halagang bawat oras upang tayo ay magkapera o makaipon para sa pangarap natin at para sa ating pamilya. Time is gold, kaya't kung may opportunity, huwag nating sayangin. I-grab natin kaagad dahil may mga opportunity na minsan lang kung dumating. Katulad ng buhay natin, hindi na tayo bumabalik pa sa pagkabata. Lahat tayo ay tumatanda, kahit kapag sinasayang natin ang oras, baka sa pagtanda natin ay magsisi tayo dahil hindi natin nagawa ang mga magandang bagay na pwede naman nating magawa kung nanaisin natin. Paano mo ba ginagamit ang oras mo kada araw? Ikaw ba ay nagtatrabaho o naglalaro ng computer at mobile legends? Sa tingin mo ba ay makakabuti ito para sa iyong hinaharap? Ika nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Ang pagsisisi na kahit anong gawin mo ay hindi mo na maibabalik ang mga panahon na nasayang lamang. Nakasulat sa John chapter 9 verse 4. Kinakailangan gawin ko ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makakagawa. Mapapansin natin sa tekstong ito na sinasabing gawin natin ang dapat nating gawin habang may oras pa. Kung napanood mo na ang Games of Thrones ay may mensahe itong related sa topiko natin ngayon. May laro din ito ng isang punchline ay Winter is Coming. Kung napanood mo ang lahat ng season ng nobelang ito ay mapapansin nyo na noong unang mga season ay busy ang bawat kampo tungkol sa kanikanilang pansariling kagustuhan at pagpapalakas. Ngunit ang pinaka-climax pala nito sa mga huling season ay dumating sa kanilang puwersa ng kadiliman na nais silang sirain. Ganito kahalaga ang bawat minuto. Lahat tayo ay tumatanda at darating ang araw na lilipas ang buhay natin. Walang buhay ang permanente sa mundong ito. Nakasulat sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Hindi namin isinasaalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Halimbawa, binigyan natin ng halaga ang bawat oras natin, kaya nakuha natin ang mga makamundong bagay na ginusto natin, katulad ng kayamanan, edukasyon, magandang trabaho, magandang pamilya at tayo ay nagtagumpay sa mga pangarap natin. At dumating ng panahon na tayo ay matanda na, sa tingin ba natin ay wala tayong sinayang na pagkakataon dahil napagtagumpayan natin ng ating mga pangarap? Gaya ng nabasa nating teksto, kapag pagtuturan lang ng pansin ang nakikita ng ating mga mata ay masasabi nating nagtagumpay na tayo. Ngunit mayroon pa palang spiritual na daigdig na mas dapat nating pagtuunan dahil dito tayo pupunta pagdating ng araw. Tandaan din natin ang mga katungkulang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Mission accomplished na ba tayo pagdating ng oras na tayo ay haharap sa luklukan ng Panginoon? Kung ano man ang iyong iniisip tungkol dito ay mag-comment ka lang sa baba. Mababasa sa Mark chapter 8 verse 36. Anong mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang kaluluwa? Hindi masama ang yumaman dito sa mundo, lalo na kung ginagamit natin ito sa mga makabulong bagay. Ngunit alalahanin natin na mayroong buhay na walang hanggan na dapat mas bigyan natin ng pansin. Nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 20. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sinasabi sa Biblia na habang nasa atin pa ang ating buhay, nasa atin pa ang ating lakas at ang talino at ang oras ay dapat tayong mag-ipon ng kayamanan sa langit at ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nais ng Diyos. Ano-ano naman ang mga bagay na naayon sa kagustuhan ng Diyos? Balikan natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa summary ng mga utos ng Diyos na sinabi ng mga naunang propeta. Nakasulat sa Matthew chapter 22 verses 37 to 40. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad din ito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang lahat ng bagay na nasa mga kautusan at sa mga propeta. Alam ko na hindi ito sapat para malaman natin ang lahat ng mga bagay na nais ng Diyos, ngunit ang lahat ng nais at utos ng Diyos ay mababasa sa Biblia mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Basahin po natin ang Biblia.
Ang totoo ay napakaswerte nating mga Pilipino dahil hindi pinagbabawal sa atin ang pagbabasa ng Biblia. Sa halip ay may nagbibigay nito ng libre at kung wala man ay marami ito sa mga bookstores sa abot-kayang halaga. Isa pa ay available din ito sa internet. Kung papansinin natin sa ibang bansa ay bawal ang pagtuturo ng mga utos ng Diyos through the Bible. Pwede siguro sa pamamagitan ng ibang mga libro, ngunit alam naman natin na ang Biblia ang totoo dahil ito ay inspired by the Holy Spirit. Katulad na lang sa China o sa North Korea at sa mga Muslim countries, hindi basta-basta ang pagtuturo ng nilalaman ng Biblia sa mga lugar na ito dahil pwede kang makulong o mamatay dahil sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Kung sa mga delikadong lugar na ito ay may mga nagbabahagi pa rin ng nilalaman ng Biblia, bakit kaya sa atin ay mas pinipili natin ang mga makamundong bagay bago ang nilalaman ng Biblia? Matatawag pang Christian country ang ating bansa, ngunit bakit marami pa rin sa atin ang hindi nagbabasa ng Biblia? Nasa iyo pa rin ang pagpapasya, kaibigan. Mababasa naman sa Psalms chapter 90 verse 12. Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Lumilipas ang oras, ang buhay ay hindi sigurado at hinuhusgan ng Diyos ang bawat kasalanan. Kaya't mahalaga na pahalagahan natin ang bawat sandali at araw na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, kaya't nararapat lang na gumawa tayo ng mabuti sa oras-oras. Nakasulat sa Proverbs chapter 27 verse 1. Huwag mong ipag-ibang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Nakasulat din sa James chapter 4 verses 13-17. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magne-negosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang tayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman niya ginagawa, nagkakasala siya. Kaya dapat italaga natin ang bawat araw natin sa Diyos. Dapat tayong mabuhay ng matino at may layunin. Dapat nating hanapin ang banal na karunungan para sa pinakamahusay na paraan upang mabuhay araw-araw. Nakasulat sa Proverbs chapter 28 verse 26. Hangal ang taong naniniwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang taong namumuhay na may karunungan ay ligtas sa kapahamakan. Tularan din natin si Haring David na kahit isang hari at nasa kanyang halos lahat ng material na bagay ay humihingi pa rin siya ng gabay sa Diyos. Sinabi niyang nakasulat sa Psalms chapter 143 verse 10. Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong buting espiritu sa landas na walang kapahamakan. Kahit laging abala tayo sa trabaho, sa negosyo at sa ano pamang pinagkakaabalaan natin, huwag nating kalimutan ang Diyos at gawin pa rin natin siyang priority dahil siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Ito ang nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 33. Kaya unahin ninyong mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kung dumarating man ang pagkakataon na nakakalimot tayo at tayo ay nagiging mayabang dahil sa ating mga tagumpay sa buhay ay subukan nating balikan ang isa sa mga awit na isinulat ni Haring David. Ito ay mababasa sa Psalms chapter 39 verses 4-5. Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw. Nang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan. Kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin, katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan. Sa pag-alala at pagbibigay pansin natin ng kung gaano kaikli ang buhay ng isang tao sa mundo ay maintindihan natin na mahalagang bawat araw, oras, minuto at segundo. Ngayon ay dapat nating intindihin na ang bawat umagang dumarating sa ating buhay ay isang regalo at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para gumawa ng mabuti. Nakasulat sa 2 Peter chapter 3 verses 8-14. Ngunit, huwag sana ninyong kakalimutan mga minamahal na sa Panginoon, walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lamang. Hindi nagpapabayang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inakala ng ilan. Ang totoo,
Binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan ninyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na pag-aharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Ngayon ang tanong, saan mo naman gugugulin ng oras mo ngayong natapos mo nang panoorin ang video ito? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan katulad ng pagbababad sa computer games? Kung ano man ang iyong gagawin ay nasa iyo pa rin ang pagpapasya. At ito ang ating munting usapin tungkol sa kung paano natin gagamitin ang ating oras. Alam kong kulang ang video nito, ngunit kung sa tingin mo ay mayroon kang magandang idea na makakatulong sa iba ay i-comment mo lang sa baba. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at God bless to you and your family.